kumbaga. Ay, nako, yan ang manana, manana. Ay, attitude ng lahat. Pagpabukas, pagpabukas. Yun. Yung tinatawag nilang procrastination. Ayan. Sino ba guilty dito? Ako. Guilty ako dyan. Imbes na mag-save ka ngayon, next year na. Aray ko. Mag-gimmick na muna ako ngayon. Ah, hindi ako makahinga, tubig. Alam mo, ganyan yan eh. Kung halimbawa, pinagpabukas mo yung 1,000 a month mo. Uh-huh. Imbes na tinaya mo ng, sabihin natin, ng 20 taon, 19 years na lang. Dahil nag-umpisa ka, imbes na today, this year, next year ka nag-umpisa. Uh-huh. Kung yun dapat lumago ng, halimbawa, palagay mo ng mga 800,000, 900,000, and 20 years, baka, yung isang taon na hindi mo nilagak, nawala sa iyo mga 200. Mm-hmm. Yun ang cost ng pagpapabukas. So parang nadidelay ka. Yung iyong 12,000 na hindi mo ginawa for one year over the next 20 years, 200,000 nawala sa iyo. Wow, ang laki pala nun. Yun ang negative power of compounding. Mm-hmm. Yung nawawala sa iyo dahil pinagpabukas-bukas mo. Kasi tayo mga Pilipino, mahilig po tayo na, ay, saka na lang, kahit ako, aminado ako. Matagal na ako nag-iisip, gagawa ko ng savings ng anak ko, mag-o-open account ako. Para may pera kahit papano, tapos hindi ko natuloy-tuloy. Sa bata, napakaganda ng mutual fund. Alam mo, ang aming kami mag-asawa. O kahit sa bata, sir? Oo, sa pangalan niya, siyempre. Kami, pag na-imbitang ng mga pamangkin, gawin mong ninong ako sa binyag. Uh-huh. Ba't ko bibigyan ng kung ano-ano? Minsan bibigyan ko ng mga laruan, mga kung ano-ano. Eh, bumibili nila ako ng mutual fund sa pangalan ng bata. At sasabihin ko sa manggulang ko ito, naumpisahan ko na. Umpisahan nyo na rin yung palaguin nyo na. Ay, ngayon ko lang nalaman yan na pwede ka palang bumili ng mutual fund sa pangalan ng anak mo. Oh, siyempre. Ah, okay. Kesa sa mag-impok sa banko na yung ano mo, parang deadly. Ayun, hindi sigurado yung anak mo, hindi niya kaya withdraw yun dahil wala pa sa malay. Tsaka at least yung pera niya gumugulong na, halimbawa, kung ako na yung problema ng 3.5 million, bata pa. Oo, ngayon mag-uumpisa na ako, ilalagay ko na lang nung bibili ako ng mutual fund para sa anak ko. So medyo konti na lang yung worries ko. Kasi yung sinasabi nating ganong paraan, ang ibig sabihin, ginagamit mo yung panahon. Mm. Yung number one na kakampi mo, ayan, panahon. Ginagamit mo. Yan ang kaya yan ang pinakamagandang gawin sa mga batang anak natin. Pumasok sa ulo nila na sila ang pinakamagandang may kakayahan. Mm-hmm. Dahil mahaba ang panahon nila eh. Kasi kadalasan ang ginagawa ng mga magulang, sa pagkakaalam ko, sir, especially sa mga typical na Pilipino, is more on kinukuna natin ng educational insurance para someday. Yeah. Eh, ganun din naman ang ginagawa nung binabayad mo. Mm-hmm. Diyan din nila nilalagay sa mutual fund. Parang dinacharge ka pa ng komisyon, ng marketing expense, ng profit nila. Ikaw na lang. Mm-hmm. Saka magla-lapse ka pa pag hindi ka mabayad. Mm-hmm. Di ba? Pag hindi mo natuloy ang bayad, wala yung plano. Mm-hmm. Ito walang lapsation, iyo eh. Oh. Sir, ito, since napag-usapan natin insurance, ito may tanong lang ako personal. Advisable po ba na kumuha tayo ng life insurance? Term life. Term. Kung meron kang dependents. Mm-hmm. Kung wala ka naman dependents, kung tutuusin mo, hindi mo kailangan insurance. Mm-hmm. Mawala ka sa mundo, who cares? Diba? Oh, kung sabi. Eh, kung meron naman dependent ka, dapat bumili ka ng term insurance na kung mawala ka man, at least may magre-replace ng income mo, and buys time para sa kanila, makaahon sila. Baba, bili mo silang insurance na 2 years income. Mm-hmm. Aba, kumikita ka na 100,000 naman. Mm-hmm. Halimbawa, 1.2 a year. Mm-hmm. Bili ka ng insurance na 2.4 million. Mm-hmm. Kung may mawala ka, meron silang 2 taon. Ayan. Nabili mo para sa kanila. Ayan. Ayun, yan ang pinakamurang insurance. Ah, okay. So insurance. Mas maganda to, sir, next time gumawa tayo ng episode na pag-usapan natin yung mga insurance. Mga actual na... Kasi maraming insurance na binibenta. Minsan hindi natin alam kung ano to eh. Eh, iba nga, irarasel-dasel ka eh. Nakabili ka na ng kwan, hindi mo naintindihan. Ayan, minsan, pag-usapan natin dito sa pera-pera lang. Ano ba ang kinakailangan lang? Kasi may iba, mga wala naman sa may car insurance. Ano bang kailangan lang dyan? Kasi ang binibenta kadalasan,
pinapalabas na insurance investment. Oo. Ganun po ang hindi investment din. Insurance. Technically, ha, pag sinabing insurance, protection. Mm-hmm. Yun pag nabayad ko na, gaya ng bahay mo, in-insure mo. Mm-hmm. Kotse mo, in-insure mo. Uh-huh. Against theft. Hindi na nakaw. Yung binayad mo insurance, wala na ang value. Oo. Di ba? Pero masaya ka, andiyan pa yung kotse mo. Bumili ka ng may bahay ka, hindi nasunog. Mm-hmm. Okay lang. Ganun din yung term insurance. Kung hindi ka namatay, yung binayad mo, wala na. Pero buhay ka pa eh. Ayan. So, mura-mura yun. Pinakamura yun. Napakaganda pong pag-usapan niya. Alam mo, maraming lumalabas talaga dito sa pag-uusapan natin. So, sir, schedule natin, sir, pag-usapan anytime. Natin tungkol sa itong insurance. Kasi marami sa ngayon ang nagigilty na, ay, eto pala, ganito pala. Oo. Okay. So, sir, napag-usapan natin yung procrastination. Pagpapukas. Ano po ang susunod na isa sa mga matinding balaki din? Ako, yung ating bisyo na pag midnight sale, bili na ng bili. Spending habits. Oh. Eh, di ba, we earn to spend. Ang paboritong example ko dyan, pag nag-midnight sale dito sa Metro Manila, traffic, buong... Yun, sir. Dahil mura. Ay, kita ko yung mga babae dyan, tinitingnan. Wow, 70%. Oh. Ayun, sir. Diba? Minsan, meron pang 50%. Meron pa. Sabihin nila, going, ano? Closing out sale. Oh. Tatlong taon na yung closing out sale. Bibigyan ka ng 70% discount. Mm-hmm. So, yung napakagandang bestida na sabihin natin, 3,000. Uh-huh. Ngayon, magkano na lang? 900 na lang. Oh. Makasave ka ng 2,100. Pero yung nakasave ka ng 2,100, uh-huh. So, para makasave ka ng 2,100, bibilin mo ngayon yung 900. Kasi tapos, gagabihin mo. Bakit ko bibili niya? Kasi, gagawin ako ninang sa binyag next month. Buti, bilin ko na ngayon. Uh-huh. Ay, dumating yung next month, hindi ka naimbita sa binyag. Problema, meron kang 900 na napakagandang bestida. No? Walang paggagamitan. Hindi mo nagagamit. Ang gagawin mo ngayon, tatawag ka ng mga amigas mo. Mm-hmm. Mag-party ka pa para ipakita yung iyong mga. Isa pa siguro sa problema natin, sir, sa sinasabi nating spending habits, yung mga mahilig sa brand. May mga taon talagang, alam mo, yung punong-puno, pag naglakad, akala mo, commercial model na lahat branded. Well, in fact, pareho lang din naman yung material ko minsan eh. Minsan eh. Magkano ang brand? Times 5 pa siguro. Mm. Ha? Tapos gagamitin mo dahil ayaw mo nang makita, suot mo na ulit yun. Once mo lang gagamitin. And di bumili ka na nung murang-mura, once mo lang gagamitin. Tama po. Ano na yun? Isa sa mga spending habits yung dapat buy only kung kinakailangan. Yan ang solusyon. Solusyon. Bibili ka lang pag talagang kailangan mo. But, you buy the best. Mm-hmm. Pag kailangan mo, you buy the best you can afford. Para ang lalabas, yung mga kasangkapan mo, kalidad. Mm-hmm. Di kalidad. Kunti lang, pero di kalidad. Mm-hmm. So again, kinakailangan maging planned spender po tayo. Hindi masyadong impulsive buyer na pag nakita mo, ala, kahit wala sa plano. Kasi alam mo naman ngayon sa mall eh. Sa mall, di ba? Oh, buy one, take three. Meron pang mga, sinasabi na yung zero interest, mamaya pag-uusapan po natin mga kaibigan. Meron pa pong dalawang balakid na pag-uusapan tayo, culture and tradition, tsaka yung taxes. Alamin po natin yan, paano nating kalabanin itong mga ano, kasi may mga solusyon naman. Sa pagbabalik po, dito, ng pera-pera lang yan, sa Usapang Lalaki, sa RHTV.